Good morning mga kapatid, sa pangalan po ng ating Panginoon, narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon po mga kapatid ay November 16, isa na naman pong araw na ibiniyaya sa atin ng Diyos. Mga kapatid, samahan po ako ninyo sa isa pong panalangin. Panginoon, salamat dahil ang bait-bait po ninyo sa amin, ang buti-buti po ninyo sa amin. Narito kami sa umagang ito upang magbulay-bulay ng iyong mga salita. At naniniwala kami, Lord, na your word will not come back void. It will always accomplish sa lugar na inyo pong pagsusuguan. Salamat sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na aming pong makakasama sa umagang ito upang magbulay-bulay ng mga salita. Pagpalain niyo po ang aming mga buhay kasama ng aming kanya-kanyang pamilya. At salamat, God, dahil sa araw na ito, we expect that we will receive from you dahil meron naman po kayong panibagong laang biyaya at pagpapala sa bawat isa sa amin. Lord, this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning mga kapatid. Once again, welcome sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. At ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayon ay ating pong mababasa sa Psalms 86:9-10. Ito po ang wika sa Tagalog, ang Biblia. Lahat ng mga bansa na iyong nilalang ay magsisiparito at magsisisamba sa harap mo, O Panginoon, at kanilang luluwalhatiin ang iyong pangalan, sapagkat ikaw ay dakila at gumagawa ng kagilagilalas na mga bagay, ikaw na mag-isa ang Diyos. And in Amplified Version, Psalms 86:9-10, all nations whom you have made shall come and fall down before you, O Lord, and they shall glorify your name. For you are great and work wonders. You alone are God. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan ngayon mga kapatid. We all know na ang author po ng Psalms 86 was David. Alam naman po natin na he was known as a man after God's own heart, brethren. At nakita po natin sa kasaysayan kung paano siya tinawag ng Diyos mula sa pagiging shepherd hanggang sa pagiging hari po ng Israel. At nakikita po natin na nakita ng na ni King David how wonderful our God is, brethren. How great He is, brethren. Kaya siya lamang ang mag-isang Diyos, ang wika nga po ni Haring David. And our today's message, brethren, Grace and Promises for Safety and Rest, which entitled The Only Great God Who Works Wonders. Siya lang po ang nag-iisa at natatanging Diyos na gumagawa ng mga signs, wonders, and miracles. Hindi po ito nagagawa ng mga ibang Diyos at hindi po ito nagagawa ng mga Diyos-Diyosan. Kaya ang Diyos tangi lamang natin na sinasamba, ang Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan. And our today's Grace and Promises for Safety and Rest, in which we need to agree, believe, claim, and declare, as what I repeatedly say, it is not sufficient for us na mabasa ang salita ng Diyos, mapakinggan ang salita ng Diyos. We need to agree it, believe it, claim it, declare it, because unless we do these things, brethren, there will be no manifestations in our lives. At this point of times, ating pong i-acronym ang salitang WHIPS, WHIPS, brethren in Christ. First point, worship or adore Him, the only great God. Siya po ang dapat po natin sambahin, ang dakilang Diyos. Siya lamang po ang natatangi natin sambahin at nararapat sambahin mga kapatid. Kaya nga makikita po natin why we worship the Lord. Because mga kapatid, worship is who He is, brethren, sa buhay po natin. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay mahabagin. So, it's all about Him. That's why we worship and we adore Him. We lift Him up, brethren. And second point, honor or thank Him, the only great God. Siya lang po ang nararapat natin parangalan. Siya lamang ang nararapat natin pasalamatan, mga kapatid, dahil again, wala pong katulad sa Diyos na ating pong pinaglilingkuran. He alone can make signs, wonders, and miracles in our lives. And throughout the history, nakita naman po natin
na talagang nararapat ang Diyos ng parangal at nararapat ang Diyos ng pasasalamat. And then third point, inspire or glorify Him, the only great God. Siya lang po ang dapat natin sabihin po natin, luwalhatiin mga kapatid, at bigyan ng tinatawag po natin ng kasiglahan mga kapatid, dahil again, nakikita naman po natin ang kanyang mga kamangha-manghang gawa, kahangahangang gawa at kagilagilalas na gawa. And He alone is worthy to be glorified, brethren. And the next point, praise or exalt Him, the only great God. Siya lang po ang nararapat papurihan, siya lamang po ang nararapat itaas at luwalhatiin. Mga kapatid, wala pong ibang pangalan na dapat itaas, wala pong sinuman na dapat itaas, kundi ang Diyos lamang na dakila ang kailangan natin papurihan at dapat natin itaas. Alam naman po natin na where the name of the Lord is lifted up, there will be liberty, there will be healing, there will be blessings, there will be everything we need. And then last point, serve Him, the only great God. Siya lang po ang nararapat natin paglingkuran mga kapatid. Dahil again, we serve hindi para tayo ay maligtas, hindi para tayo ay magkamit ng pagpapala. We serve because we're being already saved and we're being already blessed, brethren in Christ. Kaya nga, siya lamang po ang nararapat natin paglingkuran. Kaya to sum up of our to this message, grace and promises for safety and rest, which entitled the only great God who works wonders. And our to this grace and promises for safety and rest, which we need to agree, believe, claim, and declare. Ating inacronym ang salitang WHIPS, WHIPS. First point, worship or adore Him, the only great God. Second point, honor or thank Him, the only great God. Third point, inspire or glorify Him, the only great God. And fourth point, praise and exalt Him, the only great God. And fifth point, serve Him, the only great God. And these are the acronym of the word WHIPS: worship, adore Him, honor or thank Him, inspire or glorify Him, praise or exalt Him, and serve Him. Mga kapatid, siya lamang ang nararapat sa worship, honor, inspire, praise, and serve, the only great God who is able to do signs, wonders, and miracles. Magpasalamat po tayo sa Diyos, mga kapatid, dahil sa kanyang mga ginawang kababalaghan, ginawang himala at ginawang sa mga dakilang bagay sa buhay po natin. Panginoon, salamat truly that You alone our God, because You alone is able to do signs, wonders, and miracles. Thank You Lord, thank You Jesus. Salamat din po dahil pinagpapala po ninyo lagi kami ng espiritual na pagpapala, intelektual na pagpapala, emotional na pagpapala, physical na pagpapala, material na pagpapala, at higit sa lahat, financial na pagpapala. Salamat din Lord dahil pinagpapala niyo po lagi ang lahat ng aspeto ng buhay po namin. Salamat din po sa aming mga kapatid na may mga negosyo sa patuloy pong paglaki ng kanilang mga puhunan at paglaki ng kanilang mga kita. Salamat din po sa aming mga kapatid na mga nagsisipagtrabaho sa patuloy pong pag-promote sa kanilang mga position at pag-increase ng kanilang mga salaries. Salamat din po sa aming mga kapatid na mga nagsisipag-aaral sa patuloy pong sufficienting provision para sa kanilang mga tuition fees at para sa kanilang mga allowances. Salamat din po sa aming mga kapatiran na mga nasa kanya-kanya lamang tahanan. Ano man po ang aming ginagawa, ano man po ang aming pinagkakaabalahan, Lord, lahat po ay inyo pong pagpapalain. Salamat Lord for this wonderful day that You have given to us, dahil kami na naman po ay magiging prosperous, successful, victorious, sigit sa lahat, kami ay magiging favored, loved, and blessed God, because the only reason why You bless us because You want us to be a blessing to everyone. Thank You Jesus, thank You for Your word, thank You for everything what You have given to us this day. This we pray in Jesus' mighty name.
Amen and Amen.